Hello guys and welcome back to my channel Absolute Geek. And once again, this is Ads, your friendly wannabe vlogger. Medyo matagal na since yung last video ko and wala kasi akong bagong package na Funko Pop or comics na may share, kaya wala akong bagong video na ma-upload. But this past few days, may event yung DC, which is the DC fandom. Nag-release sila ng bagong trailer ng Justice League and ng bagong Batman. Naisip ko, share ko yung collection ko ng Batman, yung Funko Pops Batman ko, tsaka mga graphic novels ng Batman na meron ako, na may sasabi kong maire-recommend yun rin sa ibang tao na magandang basahin or madaling simulan ng mga beginners. Tsaka bukod doon, isa sa mga magagandang stories ni Batman na meron ako. So, simulan natin guys. So, for the first Batman Funko Pop na nakuha ko, pinakauna nabili kong Batman Funko Pop is Batman the Red Death. May reflection. So, yun, so nag-focus na ba? So, yeah. This is from the Dark Knight's Metal storyline, which is different the Batman from different multiverse naging masama, and yun, ninakaw nila yung mga abilities ng ibang heroes. There's the Batman that stole the powers of Green Lantern, meron yung ninakaw niya yung powers ni Flash, tsaka merong Batman na naging Joker. So maganda storyline yun. Kwento ko rin mamaya, I have some of the graphic novels of that storyline. So yeah. Then yung next Funko Pops of Batman na meron ako, which is galing sa sale ng Comic Odyssey before on their Lazada page or Lazada account. So yun, na-share ko na rin to dati nung in-unbox ko sila. So kung napanood yung mga previous video ko, nakita niyo na rin tong collection, tong mga collection na to. Which is, the first one is Batman Damned. Yan, so, yan. Previous exclusive. Ito yung pinaka-first previous exclusive na Funko Pop ko. Tama ba? Alam ko ito. Yan, so then, the other one, special edition, Batman the Grim Knight. Then, Batman the First Appearance of Batman. 80 years anniversary ni Batman. So, yeah. So, yeah, that's my other Batman. And then, yung pinakahuling mga Batman na nakuha ko is this two, which is, this one is the Entertainment Earth exclusive Batman, Joker is Wild. So, sobrang cool nitong Funko Pop na to para sa akin kasi I really like the design, the art. So, ang sick, man. So, yan. Kaya mag-focus. Come on, focus, man. Yan. So, ang forma niya, lalo na nung nilabas ko siya sa box, ang ganda. So, sobrang puti. Sobrang linis niya din. Meron siya mga graffiti na ganyan. So, sobrang cool. Although, hindi ko alam yung story nitong Batman na to. So, hindi ko alam kung comic siya or cartoons. I haven't researched it yet. So, next time siguro pag may time. And then, yung pinahuli kong Batman na Funko Pop na nakuha is the 2019 Summer Convention exclusive, which is the Batman with the SDCC bug. So, forma, guys. So, ito naman nabili ko from... So, ito pala, nabili ko from seller sa Facebook groups. Hindi ko nalang maalala kung sino yung seller. But, yun, sino man, sir, salamat. And then, this one, the same. Nabili ko rin sa isang seller online from Facebook group. So, yan. So, ang ganda rin ng quality. And, ang kulit lang nung itsura kasi, yan. Para lang, kala mo nagko-cosplay lang si Batman. May dala pang SDCC bag. Yan. So, yun. So far, yun pa lang yung Batman Funko Pops ko.
So, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong pa lang sila. So, hopefully, madagdagan sila. Actually, meron na akong in-order from Big Bad Toy Store from US. Pinaship ko siya sa shipping cart. Pinaship ko siya sa shipping cart. So, yun. Pero, syempre, hindi pa siya nadating. Medyo matagal pa. October pa tayong expected arrival. It's Batman... Batman Who Laughs. So, yun. Isa sa pinaka-cool na Batman. So, from the same storyline nitong Batman na to. Yun, pero hindi pa siya nadating. So, share ko na lang pag dumating na. So, move naman tayo sa next collection ko ng Batman, which are the graphic novels. So, ito yung mga may re-recommend kong storylines na meron ako sa iba't ibang readers. Sa mga gusto magsimula rin ng collection nila or gusto mag-try magbasa ng comic books ni Batman. So, ito yung magandang jumping point for beginners. So, simulan natin. So, simulan natin with the classic story of Batman, which is I think sa lahat ng fan ni Batman or almost lahat ng fan ng DC familiar sa story na to, which is Batman the Killing Joke. As you can see, it just take one bad day. There, one bad day. So, ang story na to is nagre-revolve around, actually, more of a origin story ni Joker. So, dito may explore nyo ano ba nangyari kay Joker, paano siya naging si Joker. So, yun, parang sa movie na Joker, just take one bad day to flip the switch. Yun. From a good person to psychopath. So, yan. So, good read. Classic by Alan Moore. Yeah, Alan Moore. Batman the Killing Joke. So, dito rin yung story kung paano naging crippled si Barbara Gordon, si Batgirl. So, yun. Dito lahat. So, okay na story to. Follow it up with another story from a one of the classic writers then ni Batman, which is si Grant Morrison. So this is the Batman Incorporated from the New 52. So actually may ano rin to, parang may prequel then pre New 52 na story, which is also has the same title, Batman Incorporated, but that one started pre New 52 and this one started during New 52. So this is the volume 1 and this is volume 2. So yun, so ito naman is revolving around as the title suggests, Batman Incorporated. So si Bruce Wayne tried to build his own organization, parang anti-crime organization, which is Batman Incorporated, which is may Batman sa iba't ibang lugar, from Europe, Batman ng Japan, Batman ng kung ano naman lugar ng London. So yun, and then they're fighting the terrorist group Leviathan. So yun, doon nagre-revolve yung story nito, and there's a tragic story in this pages. So basahin nyo na lang, ayoko rin spoil, but yun, may re-recommend ko din siya for beginners. So yun na nga lang, yun niya, as I said, merong parang prequel to from the pre New 52, but I think you can start with the New 52 volume 1 Batman Incorporated. So yeah, then let's jump in with, since nasa New 52 na tayo, simulan natin sa pinakaunang graphic novel na kinolect ako. And actually, pinakaunang Batman story na nabasa ko sa ebook nung di pa ako nagko-collecta ng comics. And I'm just starting to read comics during my college days, which is Batman The Court of Owls, Volume 1. So, ito na yung Batman New 52. It's by Scott Snyder. And yung artist is si Greg Capullo. And yeah. So, isa to sa, I'd say, one of the best storylines ni Batman
sa generation na to. Good starting point din. So, makikita niyo yung origin ng Court of Owls. The next one, Batman New 52. This time, The City of Owls. So, ito naman yung conclusion ng storyline. So, ito kasi is more of the origin. I mean, this is more of kung paano na-discover ni Bruce yung the talons in the Court of Owls. And then, this is the conclusion naman. So, yun. So, just itong dalawang to, syempre, magkasunod. So, these two books, good for beginners. Next volume is volume... So, yung una is volume 1 and 2. Then, this one is volume 3. So, Death of the Family. So, dito, so since nag-start kasi yung New 52, parang nawala sa eksena si Joker. Then, nagbalik siya dito sa volume 3. So, Death of the Family. So, ito naman is, once again, medyo may pagka-dark. Yung may pagka-disturb yung Joker dito. Nakita mo, grabe, tinatorture niya yung mga warden sa Arkham. Tama ba? Yun, basta doon. Yung mga warden, tinatorture niya. So, sobrang grabe yung ginawa niya doon. So, another story na marirecommend ko. Then, skip tayo ng ilang volume because yung mga susunod na volume is more of a prequel na New 52. And, the other parts, hindi ko masyadong hindi ko masyadong feel or hindi ko masyadong gusto yung storyline. But still, it's still a good read kung gusto nyo yung the other volumes. Pero, skip tayo sa volume 7, which is the endgame. Another Joker event na naman. So, this time, after mawala ni Joker dito, nagbalik siya, and then this time, talagang parang pinagplanuhan niya yung endgame niya against Bruce. So, yeah. So, mostly yun yung New 52 ko na Batman. Then, the other graphic novels ko, actually, hindi ko pa masyado nababasa. Kakasimula ko lang, actually. And then, these are parang continuation ng New 52 Batman, which is yun yung nasabi ko kanina, The Dark Knight's Metal, yung event kung saan yung iba't ibang Batman from the Dark Multiverse ay kinuha yung powers ng iba't ibang superhero. Actually, hindi ko pa alam kung paano, pero yun, sinisimulan ko pa lang. So, first one is Dark Days, Road to Metal. So, ito yung parang prelude or prequel ng story ng Dark Knight's Metal. So, it collects actually mostly New 52 issues yung kinukollect nito. And yeah, so yun nga. Ay, hindi pala. So, kasama rin yung Final Crisis 6-7, Return of Bruce Wayne, and then Batman 38-39 ng New 52 nga, and Nightwing 17, and more. So, yun. Prelude ng Metal. So, if you want to start reading the Dark Knight's Metal, so, you could pick this up first. Then, sumunod is yung Dark Knight's Metal. Yun na, ito na yung event ng Dark Knight. So, ito pala yung main, sorry, Dark Knight's Metal Deluxe Edition. So, as you can see, sealed din pa, hindi pa nababasa. Yeah. After nun is Batman Who Laughs. So, I believe continuation or, yeah, I'm not yet sure. Hindi ko rin pa siya nababasa, pero recommend ko na rin siya kasi ang ganda ng mga reviews na nakikita ko sa kanya. And, sino bang hindi gusto makita or maka malaman yung storya if si Bruce Wayne is mahawaan ng Joker toxin na nag-turn kay Joker into a Joker. So, Batman Who Laughs. So, meron pala akong Batman New 52, which is, this one is a omnibus. So, when you say omnibus, it's a hardcover na sobrang taba. And this one, it's the Batman Eternal. So, it's also a New 52. So, this one is before the endgame naman. And this one is written by Scott Snyder ulit and James Tynion IV, which is yung current writer ng Batman. After DC Rebirth, it's written by Tom King. Then after ni Tom King, it's James Tynion IV and meron siyang ongoing series ngayon, which is The Joker War. And actually, binabasa ko rin siya ngayon through ebooks and
Marerecommend ko. Good din siya. Basahin. Ang ganda ng story. But yeah, so these are my graphic novel collection. So recap lang. So for a classic storyline, you might want to pick up Batman the Killing Joke. Then after that one, there's by Grant Morrison, Batman Incorporated, these two. And then if you want a more recent or more recent but not the current one, it's the New 52, which is by Scott Snyder. So you can start reading it from this one. Start with these two, which is Batman, The Court of Owls and City of Owls. Batman New 52 Volume 1 and 2. And then followed by Volume 3, which is The Death of the Family, yung first Joker event ng New 52. Then actually you can, after Volume 1 and 2, you can start first with the Volume 4 and 5, which is the Zero Year, yung prequel ng New 52. But if you want, you could also start with this one. Then it's up to you if you want those one. I also have those in my collection, but I want to keep this video simple and short. And yeah, if you want, I could make another video for the full New 52 reading order ng graphic novels na meron ako, and or talagang yung how to collect the Batman New 52 in graphic novels. Just leave a comment down below. Then next one in the reading order is Batman Eternal, the omnibus format, or you could also collect it in the hardcover or trade paperback kung kaya yun ang omnibus, kasi medyo mabigat to and malaki, and kung isang bigla ang gastos, medyo mas mabigat siya. So yan. And then followed by Batman The Endgame, which is the next Joker event ng New 52, this one, Volume 7. And then there's the other volumes after this one, but hindi ko na masyadong gusto yung The Graveyard Shift and etc. Then followed by the Dark Knight's Metal event. So yeah, starting from Dark Days Road to Metal, then followed by Dark Knight's Metal Deluxe Edition, and the Dark Knight's Rising. So then Batman Laughs. So yeah, so those are all of my collections of Batman, from Funko Pops to my comics. And actually there's more. So if you want to see my other collections of Batman, just leave a comment down below, and pwede kong gawa ng another video for them. And yeah, so that's all, and I hope you find my videos interesting. And please do me a favor, share and subscribe to my channel. And yeah, that's all. So thank you guys, stay safe, God bless, and see you again.